Hi guys, magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara SRU channel. And dito na naman nga po ako ay nagbabalikan, nag-isa ninyo nagmamagandang collegiate traffic ads sa si Gandara upang magati the latest update and fresh happenings patungkol sa TVJ. Basta mga balita na may kinalaman po sa Itbalaga, sagot na po natin yan. Ganun din sa mga balita sa loob at labas ng showbiz. Kaya naman ano pang iniintay niyo sa mga hindi pa po nakakasubscribe dito sa akin channel at ngayon lang na pabisita dito, maaari po ninyong pindutin na subscribe button and notification bell para mag-updated at una ka sa nilalabas nating balita. Samantala, ngayong gabing ito, pag-uusapan po natin ang video na trending ngayon sa social media. Dahil meron pong panawagan ng publiko kay Vice Ganda dahil po sa comparison na kanila pong, kumbaga ay video comparison ng pagturing ni Vice Ganda sa mga guest po ata nila ito sa Showtime. So parang may discrimination daw na naganap and dapat lamang daw po na humingi ng tawad itong si Vice Ganda dahil halatang napahiya si Kuya. Ang sakla pa man din daw po dahil nasa national television pa man din daw. So panoorin po muna nga natin mga kapatid ang video na ito bago po natin tarakayin at magbigay ng sarili nating opinion about sa isyung ito. Hoy, di pwede yun. That's bad, you don't do that. You ask for permission. Alam mo bang pwede kang mademanda sa ginagawa mo? You don't do that. Hindi ka pwedeng nang yan nagnanakaw ng halik. Sorry? So ayan, mag-ipang senaryo pala ito mga karawigals. Pero iisang segment lang din po, no? Yung sa mga nagte-trending po nilang segment ngayon dyan sa It's Showtime. And yung mga yung publiko nga po, ang komento nila is naawa sila dito kay Kuya. Kasi halatadong napahiya. And yung mukha ni Kuya ay talagang itsurang nahiya siya. Napahiya siya sa television. Kaya panawagan ng netizens kay Vice sa nahinay-hinay sa kanyang mga sinasabi. So ako naman, kung ako pang tatanungin mga kadarikals is that yung dalawang ate po dito, yung magkaiba rin kasi ng reaction. Doon sa una is parang ayaw nga talaga ng babae, doon sa pangalawa ay gusto. So kapag kaayaw nga ay dapat hindi pinipilit or biglang ganyan, di ba? Pero ang kamalian kasi ni Vice dito for me, alam niyo naman tayo guys, hindi tayo basher ng Showtime. Alam niyo yan, hindi tayo kagaya ng iba dyan na masyadong bitter sa buhay. Hindi porke mataas ang ratings ng Showtime, tayo po yung magpapaka-bitter na, di ba? Pero anyway, kung ako nga tatanungin, ang kamalian din sa ginawa dito ni Vice Ganda is sinabihan pa niyang pwedeng madibanda si Kuya. Okay na yung post. Teka lang, Kuya, mali yan. Huwag kang sunggab ng sunggab. Lalo na kung meron ng pag-ayaw or pag ano yung babae. Okay na sana na hanggang dun lang, pero para ipahiya pa na pwede kang madimanda sa ginagawa mong yan on national television. And tingin naman natin, ay wala naman pong masamang intensyon na si Kuya, lalo na't nasa television po siya, no? Beso lang naman po iyon ng mga cadaver cards. So ayun, sana ay may pag-post lang din itong si, pag-konting preno si Vice Ganda sa mga sinasabi niya. Sabi dito, bakit ganon? Sobrang trauma naman yan kay Kuya on national TV. Nasabihan na nagnanakaw ng halika. Mali naman ata yan. And the segment is parang dating game. Beso-beso, it's part of our traditions. Tama, no? O nga, no? Kung sa bagay, si ating rin naman kasi pumunta pa siya dyan, dating game nga yan. Diba? So expected na sana to. Lalo na at beso-beso lang naman. Oo nga, nawala sa isip ko yung ano, yung dating game nga pala itong kanilang ginagawa na ito. So sana lang din sa mga sumasali, no, lalo na sa kababaihan, maging open tayo, lalo na ang beso nga is part of our traditions. And it's also part of greetings at pagbibigay respeto actually.
Kaya nga yung mga artista, kapag yung lalaki mo beso, gentleman ang tawag. Itong hirap sa atin kapag pogi-pogi, no? Talagang okay lang. Pero kapag hindi ganon, pag hindi bet, harassment, agad-agad, eh beso lang naman po yun. Di naman yun smack sa lips or kahit sa cheeks. Sabi nga dito, beso-beso is part of our traditions. It's also a way of greeting or paying respect sa babae. Wala naman mali sa ginawa niya. Halata naman na napahiya si kuya kasi gumaralgal yung boses. Napasama tuloy siya. Sana naman ibigyan ng equal respect ang mga sumasali sa mga ganyan. Di porket di kagwapuhan, lahat ng kilos mali. Cautious lang sana. Lahat ng mga host, be responsible enough. Don't abuse your power. They should apologize kay kuya. He deserves it. And kita nyo, ang dami po ditong reactions, no? So, ulitin ko pala na sa ating opinion kanina, nakalimutan ko nga na ito pala ay dating segment ng Showtime. So, may kalabisan din talaga sa sinabi nitong si Vice Ganda. And I hope na pakinggan po nila this time itong publiko na humingi sila ng tawad. Nung nakaraang issue po kasi nila, di ba, eh kahit po nag-demand ang publiko na maghingi na lang ng sorry doon sa icing na yan, ay hindi po nila ginawa. Samantala sabi dito, hala, nakakatrauma naman yan. National TV pa. Sinabihan si kuya ng ganun. Gustong gusto ko to si Mimi Vice, pero na-hurt ako para doon sa guy. Kasi parang na-shock din siya sa sinabi sa kanya, kaya naggaralgal siya. Marami namang way para sabihan siya at pwedeng idaan muna sa biro. Then ask him again without of cameras. Kung totoong pantay-pantay kayo sa hitsura ng mga tao dyan sa segment yo, yes po, mali din si kuya pero marami namang gumawa ng ganyan dyan pero hindi niya sinabihan ng kagaya nung sa kanya. Nakaka-stress. Napanood ko to. Nakakalungkot talaga. Sabi naman dito ng isa, napansin din namin yan. Tapos kapag na-discriminate ang mga bakla, galit na galit siya. So, kita niyo yung mga reactions dito, guys. Talagang bumibilang eh. Sabi naman dito ng isa, reality. Pag pogi kilig, pag pangit, harassment. Agad. Grabe naman yung reactions. Libo din mga kadaver gods. Anyway, ayon man sa reaction nitong isa, well, lahat naman tayo hindi perfect. Pero it's one way na dapat ituwid ang mali is to acknowledge it at nagkamali ka. Say sorry kahit obviously napahiya yun si kuya na maliwanag pa sa sikat ng araw. Sobra talaga guys, kung narinig niyo yung boses kanina, di ba sa video, after sabihin, nung nag-sorry siya, talagang umiba yung boses niya, talagang napahiya, nagulat si kuya. Say sorry kasi, obviously, napahiya yun si kuya. Nan maliwanag pa sa sikat ng araw, wala naman siya ginawang masama. Napaisip tuloy si kuya kung tamang segment ba ang sinalihan niya. I hope that yung mga involved ay mag-reach out kay kuya. Ang hirap kaya niya na pagbintangan na wala ka namang mali o national television pa. I wonder how kuya's condition at the moment. So after nga po nung video, kasi putol naman yung napanood natin, paano nga kaya na-handle ni kuya yung hiya po na naramdaman niya, ano? Kasi halata po daw kahit napakaliit na clip na siya po ay napahiya. And kung may paghingi po agad ng sorry agad-agad si Vice Don, may mag-aano naman po eh, may magko-commento po dyan ng mga Showtime fanatics na hindi nyo pinanood yung buong video, umaasa kayo sa ano eh, sa mga short clips lang eh, pero wala. Wala po tayo nakita mga ganong comments. So, ibig sabihin, hanggang doon po talaga yon. Wala pong paghingi ng sorry. And sana, this moment, meron na pong nailabas na pag-sorry itong sila Vice Ganda kay kuya. Sa susunod na video, atin pong anuhin yan mga kadaver cats kung nag-sorry na itong si Vice Ganda.
Samintala, sabi naman dito, same respect sana tulad ng gusto mo, Vice, sa mga LGBTQ. So, ayan, panawagan ng netizens, ng publiko, same respect naman sana. Kung meron tayong hinihiling, sana ay ganun din tayo. Kung humihiling kayo ng respeto, marunong din sana kayong rumespeto. Sa mentala, may nagtanggol din naman kay Vice ang sinasabing base sa observation ko sa video, masyado lang kasing aggressive si Guy. Hindi niya nakontrol ang sarili niya. Kaya na-shock si girl. Kita naman. Kaya ganun na lang magsalita si Vice para din aware ang lahat na hindi tinotolerate ang mga ganyang actions. Ang mali lang kay Vice ay ang sinabihan niyang pwedeng kasuhan ng harassment. Okay na yan. Okay na sana yung you don't do that nang walang paalam. Di sana, hindi na sana dinugtungan. Yun lang ang akin. So, mukhang parehas pala kami ng naging unang reaction, no? Yung unang reaction ko. Pero ayun nga, dahil nabasa ko na dating segment ito, so bakit sila nandyan, di ba? Si ate girl na nabigla ko, no? Halatadong ayaw lang talaga kay kuya or hindi niya pet. Pero sana, huwag maging dahilan yon na para i-disrespect yung isang tao. Beso lang naman kasi yung gagawin nga ni kuya. And ang beso ay magkaiba naman sa halik or pagnanakaw ng halik. And again, dating segment ang pinuntahan niyo, girl. So, kayo po ba guys, anong masasay ninyo patungkol dito? Pa-comment ka lang po sa baba. And don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.